Yun nga, magandang gabi mga katiknik. So, ngayong gabi, flex muna natin yung ating Brahma at yung ating tinola line na ano. So, yan. So, yun lima ay Brahma. Tapos yung dalawa yung tinola line natin. Okay. 2 weeks na yan. Tapos dito sa kabila, so another tinola line na dalawa. Tapos may isang Brahma ito. Yan. Check natin yung quality. Okay, ito lang. Yan. Ito yung paa. Yan. Yan. Ganyan siya kapuno ng balahibo sa paa. Yan. Mulat-mulat. Lakas yung ating Brahma, no? Light Brahma to, guys. Pure. Tapos ito, ito naman yung mga downtown, no? Pinaano lang to. Pina-incubate sa akin, no? Tapos, ako na mag-brooding. Hindi ko makuha. Yung ating sample. Taba kasi. Yan. Ito yung dangtaw. Yan. Ito yung dragon chicken. Malakas. Malakas yan, guys. Laki. Taba. Blue. Blue na. Yan. Dangtaw na. Dragon chicken. Lalaki ng paan yan. XL ang size ng paa. No? Yan. Okay. So, doon na tayo sa ating topic. Paano mapapataas natin yung hatch rate ng ating na naka-incubate na eggs. No? So, dito ito ay aking DIY na incubator. So, dito ay merong naka-incubate na. Ito ay yung ating Peking ducks. Yan. May Peking ducks. Meron ditong turkey or pabo. Tapos mga Peking ducks na to. Ito lahat. Tapos pabo dun sa bandang huli. Tapos ito, may tatlong Brahma. Yan. Kulay brown. Brahma yan. Dito sa baba, yung apat nasa dulo. To Brahma yan. Tapos ito ay Peking duck. Ito ay ito, yung maliliit na itlog na yan ay Chinese silky at saka cross ng ano, Chinese silky at saka dangtaw. Ito ay Peking duck. Malapit tayong mapisa, guys. Brahma, pabo. So ito, kung paano natin mapapataas yung ating hatch rate. Nandito yung ating sample, no? Yung aking technique kung paano ko ginagawa. Ayan. So, ito ay mapipisa sa bukas. Dapat mapisa to bukas, no? Ayan. Okay. So, dito muna tayo sa ating Peking duck. Nag-iisa to, guys, no? Medyo mababa yung ating ano, sa mga unang itlog. Ito kasi mga unang itlog, no? Yan. Kung mapapansin nyo dito, nag-crack na siya, no? Pero ang butas niya ito, ako ang gumawa niya na yun. No? Ako ang gumawa ng butas na yan. So, bakit ko ba siya binatasan, no? So, ito yung akin technique, no? Yung paglalagay ng butas sa taas, banda, no? Kapag kinanding nyo siya, guys, dapat magkaroon na siya ng shadow nung tuka. Ngayon, pag nakalabas na yung tuka na yun, pwede na kayo magbutas dyan. Yun yung technique, guys, para tumas yung hatch rate nyo. So, para saan ba yung butas na yun? No? So, kasi kapag ang itlog kasi, kapag yung kanyang yolk ay o yung kanyang pusod papunta yung yolk at yung sisiw, kapag yung ugat nila
ay natuyo na, obligado nang huminga yung sisiw, no? Ngayon, kung wala yung butas, kung wala yung butas, guys, kasi konti lang yung hangin niya dito sa taas, eh, no? Yung oxygen niya magagamit sa loob. Ngayon, kung hindi yan makapagbutas, mawawala ng oxygen yung sisiw sa loob. Ngayon, ang purpose ng butas na ginawa ko gamit ang ball pen yan ay para additional oxygen nila, no? Habang nagpapalakas sila dun sa loob. So, ito ay malapit na papisa. Pati mo na, guys. Ayan. Ito, malapit na ito, mamaya. Papipisa na ito. So, ito, babasain natin to, guys. Kasi medyo matigas yung kanyang. Ayan. Medyo nainita ng gusto. So, yun lang naman, guys, ang akin technique para mapataas yung ating hatchery. Ngayon, kasi halimbawa, kung hindi ito makapagbutas, mamamatay na yun sa loob, guys. Hindi na yun makakahingan. No? So, yun, habang nagpapalakas sila, lagyan natin ng maliit na butas yung the day bago siya mapisa. So, kung bukas ang pisa niya, ngayon nyo lagyan ng butas. No? So, ganun lang, guys. Ginagawa ko dito. Tumaas ang aking hatch rate dahil doon. Hindi na ako naglalagay, or yung iba kasi winiwisikan ng tubig para daw maging brittle yung shell. Ito kasi ay masyado nang natagalan. 21 days na nainitan. Brittle na to, guys, yung ano. Hindi nyo na kailangang lagyan ng tubig. So, yun lang muna, mga kapiknik. So, yun yung isang technique natin sa pagpapataas ng hatch rate. See you na muna, guys. Bye-bye!